Okay, so good day champions. Good. Ang topic natin ngayon is about volcano. Okay, so more on naalala niyo naman nung nag-VidCon tayo na napag-usapan natin yung formations of volcano. So ngayon i-review na lang natin siya. Okay? So ang focus na ating lesson na to is paano ba na-form yung volcano? And paano nag-form yung iba't ibang klase ng volcano? Bakit may mga volcano na mabilis mag-erupt? Bakit may mga volcano na matagal mag-erupt pero napakalakas yung eruption niya? Okay, may mga ibang volcano naman na hindi na nag-erupt, okay? So, nakapasa yun sa kanilang sa formation nila. Okay, so yun yung pag-uusapan natin, guys. Okay? So, review tayo about sa formation ng volcano. Okay? So normally volcanoes are napoform na siya during the tectonic plates. Okay? Pag nagmo-move yung mga tectonic plates natin. So meron nga tayong tinatawag na tatlong boundaries. Okay? Yung una is yung transform, yung convergent, and yung divergent. Okay? Sa transform, okay, wala pang volcano yan, ha? Normally sa transform, nagigitan or pagpakabila yung movement nila. Okay, in separate direction or in different direction. So nagigit-gitan yung mga surface dito, kaya nagkakaroon ng malakas na impact sa gitna. Kaya tawag natin dito is epicenter at nakaka-form siya ng earthquake. Okay? So yun normally nagiging kinalalabasan. Okay, nagiging effect na transform boundaries. Okay? Next one naman is the convergent. Convergent pasalubong. Okay? So, sabi nga na in-example ko sa inyo nakaraan yung oceanic and continental. So, punta man tayo dito sa oceanic and continental, paano pag nagkakasalubong sila? Okay? So, mangyayari, since mas magaan si oceanic, kasi ocean lang naman yung meron sa kanya, hindi kagaya sa continental crust. Okay, dalawang klase ng crust, oceanic crust and continental crust, mas mabigat si continental crust kasi nga hindi lang tubig yung laman niya, kundi yung mga anyong lupa at yung mga kagaya mga bundok. Okay? Tayo, nandun tayo sa continental crust. Oceanic is mas magaan kasi dagat lang naman ang meron dito. Okay? So normally pag nagsalubong sila, magbe-bend talaga ito, magpapailalim. Okay? Kasi mas mabig, mas magaan siya. Okay? Mas mahirap na ito siya ipamove kasi mas mabigat ito. Okay? So, yung mas magaan yung magpaparaya o siya yung malalagay sa baba. Okay? So, normally, kung crust ito, syempre, ang nasa baba is yung mantle. And alam na nga natin na ang mantle ay mainit. Okay? So, normally, ang tendency kapag yung crust ay pumaibaba, matutunaw siya sa init. Okay? Therefore, magkukos ng magma. Okay? Magkakaroon tayo ng magma kasi yung crust ay natunaw habang pailalim ng pailalim na siya. Okay? So, yun yung nangyayari. Once na naging magma siya, okay? So, normally, alam niyo naman, di ba? Pag yung solid at saka liquid, yung liquid at solid pinagalo mo, yung solid talaga yung mapupunta sa ilalim at ang liquid sa ibabaw. Ganon din sa magma. Ang magma is fluid. Okay? So, liquid siya, okay? Or flow siya, okay? Therefore, mas magaan siya, okay? Ang mas magaan ang nasa taas, therefore, it will seep through, since mainit rin siya, tutunawin niya yung mga nandito para makadaan siya, and papaitaas siya kasi nga mas magaan siya, okay? Ngayon, wala pang volcano dyan, tunwari wala pang volcano dyan, pag yung magma, nag-push siya ng nag-push, hanggang hindi na kaya ng pressure ng crust na to, magkakaroon ng eruption. Okay? Tandaan natin, yung volcano, nag-start lang yun dito. Once nagkaroon ng eruption, nagkaroon ng maliit na ampaw dyan. Okay? Eruption na naman. Eruption. Eruption. Hanggang sa tumaas siya. Nagigets you guys? So normally, yung mga matataas na volcano, yung sobrang lalaking volcano na, ay napakatanda na yan. Pero mga maliit, syempre, bago pa lang yung nag-start. Okay? Bago pa lang or mga ilang thousands of years or millions of years na rin. Pero kumpara nyo sa mga malalaki na, mas bata yun, syempre. Okay, pero mas matanda pa rin man sa atin. Okay, next is convergent. Ay, wait lang. Balik muna tayo sa
Oh, divergent to eh. Balik tayo sa convergent. Paano pag dalawang continental crust yung nagsalubong? Okay? So, normal yung mangyayari dyan, since pareha sila mabigat, walang mag-break, walang magpapaibaba. So, ang mangyayari, magdigit-dikan na sila, ang mangyayari, magigit-git yung crust sa taas at saka sa baba. Okay? So, ang tawag natin dyan is ridges or tinatawag din natin mountain ranges. Okay? Isa sa mga best example niyan ay yung Alps or yung Himalayas. Okay? Alam niyo yung mga yung highest mountain, di ba? Mount Everest. So, hindi lang pala siya dito banda, pati dito, ito mismo yung nabibend. Nagkakaroon ng ganyan. Kasi nga, nagkakaroon sila ng ano. So, nabibend pataas, nabibend pababa yung crust. Okay? So, hindi lang siya pataas, pababa din siya. Okay? So, yun guys, yun nagkakaroon tayo. More likely yung mga mountain ranges natin, mga mararaming bundok, yun yung cause niya, convergent. Okay? Next one is the divergent. Ngayon, sabi ko sa inyo, pag naghiwala yung dalawang crust, okay, kahit anong crust to, oceanic o continental, pag naghiwala yan sila, yung mantle ay magbibigay ng kanyang magma or yung mainit niya na ano, na content at iano niya sa, ipapadapan niya dito hanggang sa magkaroon tayo ng volcano or magpupush siya na magpupush kapag sobra lumalampas kaya nagkakaroon pa rin tayo ng volcano pero bihira naman itong mangyari. Okay? So normally, pinupush siya lang yan yung ano niya tapos pagdating dito, natuyo na. Okay? So, tendency rin yan na magkaroon ng volcano sa divergent. Next one naman is the hot spot. Okay? So ito yung dahilan kung bakit may mga volcano na nai-extinct. Okay? So normally, hot spot is the hottest spot at okay, na malapit sa crust. Okay, spot ng mantle to na malapit sa crust. So, tutunawin niya nandito or siya mismo maglalabas siya, okay, hanggang sa mag-push siya paitaas sa crust. At hindi na kayanin ng crust, magkakaroon ng eruption. Okay, hindi na kakayanin ng pressure. Okay, sabi ko sa inyo, pinipressure niya lang yan paitaas kasi gusto niya makalabas hanggang sa pag di na kaya ng pressure ng crust, magkakaroon na ng eruption. Okay? So, yun yung dahilan nun. Okay? Normally, nagkakaroon ng extinct volcano kapag, kasi nga alam natin, yung plates ay nagmumove. Nagmumove siya. So, normally, pag nagmove to, magmumove rin yung volcano. So, normally, ang mangyayari, pag nagmove to, dito na banda yung volcano, therefore, wala na siya sa hotspot, wala na tendency na mag-erupt, so siya ay extinct na. Okay? Hindi na siya active or inactive, extinct na siya or hindi na rin siya dormant kasi dormant pwede pang mag-erupt, extinct na wala na siyang chance na mag-erupt. Unless mapunta siya ulit sa may panibagong hotspot. Okay? Pero matagal pang mangyari 'yun. Sobrang tagal. Okay? Sabi nila billions of years daw. Depende kung may hotspot na malapit. Okay. So punta na tayo ngayon sa types. Okay? Meron tayong tatlong types, magka-correlated diyan siya. Okay? The types of volcano, okay, are affected, are caused by the types of magma. Kung anong klaseng magma siya. Kung anong klaseng volcano siya is nai-influence, okay, nai-influensyahan ng klase ng magma. Okay, nakadepende sa magma kung anong magiging type ng volcano or appearance ng volcano. At nakadepende din doon ang klase ng eruption na mangyayari. Okay, so review muna tayo. Punta tayo dito, guys. Okay? Normally, ang pinaka-isang basihan o ng ano, na-experiment kayo, di ba? Okay? Pinaka-isang basihan na pinaka-importante na basihan or ng property ng magma is yung viscosity. Or sa Tagalog is lapot. Okay? Ngayon, pag high yung viscosity niya, therefore, siya ay malapot. Okay, nalagay na natin dito. Highly viscous magma or magmalapot para mas mabilis maintindihan. Okay? Ang pagmababa naman ng viscosity, therefore, siya ay malabnaw. Okay? Therefore, siya ay magmalabnaw at ang kalagitnaan is magma katamtaman. Okay? So, highly viscous magma, less viscous magma, and yung average. Okay, average viscosity magma. Okay, low viscosity magma, high viscosity magma, average viscosity
magma. Okay, so ano mangyayari? Okay, normally, bago, ano ba nakaka-apekto sa magma? Sa viscosity ng magma? Okay, meron tayong dalawang basihan, the silica and the water. So sabi nga natin, sa ilalim ng tubig, sa ilalim ng ground, underground, meron tayong tubig. Okay, ang tawag natin doon is aquifer. Okay, na-discuss ko yun sa ano natin, di ba? Sa ating virtual meeting. Okay, aquifer, isa rin siya sa mga components kung bakit natutunaw yung crust na nagiging magma. Okay, so normally humahalo siya dyan. Kapag kaunti yung water, lalapot siya, tataas viscosity. Kapag mataas naman ang water, maraming water, lalabnaw siya. Okay, para nagluluto lang kayo, di ba? Next one is the silica. Okay, silica is yun sa mga bedrock natin. Normally, yun sa mga bedrock natin, di ba? Sa mga ilalim talaga. Yan yung crust na natutunaw ng ating magma. Okay, yung mga rocks, naalala nyo, mga metamorphic rocks, whatsoever. Di ba? Pag nilabas na siya ng ano, igneous na siya. Okay, so the higher the silica content or the higher the earth, okay, yung earth mismo, yung mga rocks doon sa baba na natunaw, yung part ng crust na natunaw, mas malapot. Okay, so nakadepende sa lugar. May mga lugar na maraming aquifer at may mga lugar din na compact or dense. Ibig sabihin mabigat, siksik ang silica, kaya malapot ang magma. Okay, so ngayon, anong kinalaman niya sa type ng volcano? Okay, so punta na tayo sa magma lab now. Okay, magma lab now can cause a shield volcano. From the word shield, para siyang shield ni Captain America, di ba? So normally, pag shield volcano, malabnaw. Okay, so frequent yung, ibig sabihin yung eruption niya is frequent lang. Yes, no? So normally, since hindi niya kailangan ng masyadong pressure, kasi malabnaw lang siya, mabilis lang siyang lumabas. Ibig sabihin, hindi mahirap lumabas. Ano mas mahirap ilabas? Yung malabnaw o yung malapot? Siyempre, mahirap ilabas ang malapot. Okay? So, malabnaw, mabilis siyang lumabas, and therefore, okay, high viscosity, mabilis rin ang cooling rate. Pero since low viscosity siya, low viscosity, ibig sabihin, ganito yung sign niya, mu. Okay? Dahil mababa ang viscosity niya, matagal siyang low cooling rate. Ibig sabihin, matagal siyang tumigas, matagal siyang mag-solidify. Okay? Alam niyo naman na ang magma, pag nasa baba, ay liquid or fluid, nag-flow. Pag lumabas na siya, na-expose na siya sa hangin, malamig na, lumalamig siya, therefore, pag lumamig na siya, tumitigas. Okay? Parang bakal lang rin. Pag tinunaw mo yung bakal or yung gold, tapos sinayaan mo na lang siya magtigas dyan, magmumold siya ng sarili niya, magsusolidify siya. Ganon din yung magma. Therefore, ang mangyayari, kapag yung magma lumabas, malayo pa yung kanyang mararating bago siya magsolidify. Okay? Tandaan nyo, malayo pa ang kanya, mag-flow pa siya sa malayo bago siya mag-solidify. Yan yung dahilan kung bakit meron tayong mga shield volcano. Or yung shield volcano, yan yung dahilan kung bakit ang shield volcano is hindi matarik. Yung slope niya ay mababa o tarik. Tandaan nyo, slope, samat nyo, di ba? Slope or tarik. Okay? Mababa lang, hindi siya matarik. And therefore, ang kanyang ang intensity ng eruption niya is gentle lang. Kasi mabilis lang mag-seep through or lumabas yung magma kasi nga hindi siya malapot, malabnaw siya. Okay? Punta tayo sa lapot. Magma lapot. Okay? O, ang tawag dito ay shield volcano ha. Another type of volcano which erupts gently and has low slope or less slope or mababa yung slope. Not steep, hindi siya matarik. Okay? Magma lapot. Okay? Sabi natin, pag mataas ang viscosity, mataas ang cooling rate, mataas ang intensity of eruption. Therefore, pag malapot, lapot ang magma, magkakaroon tayo ng violent eruption. Bakit? Kasi sabi ko sa inyo, pag malapot ang magma, mahirap ilabas, therefore, magbibuild up siya ng magbibuild up ng magbibuild up, hanggang sa may enough pressure na siya para ma-conquer or ma-overpower yung crust na pumipigil sa kanya mag-erupt,
At pag naano niya yun, biglang putok, biglang sabog, biglang irap. Okay? At napakalakas ng eruption. Okay? Sabi nga nila dati, yung mga pinatubo noong 1991, hindi pa tayo buhay nun. Okay? From Zambales or Zambales Pampanga, yung sa gitna nun, yung mga ashes daw ay napunta pa rito. Okay, nakaabot pa. Ganun siya, composite volcano siya. At alam niyo naman na napakalaki yun, mga pinatubo. Okay? So, violent reaction siya. Ngayon, pag high viscosity, mataas din ang cooling rate. Therefore, pag may pumutok dito na magma, okay, magiging lava na siya, di ba? Ang lava dito ay mabilis matuyo. Ibig sabihin, hindi na yung magma ay hindi na tutuloy hanggang dito kasi hindi na yung magkakaroon ng ganito kasi magsusolidify na siya, titigas na siya agad. Nasa taas pa lang siya, pababa pa lang siya, tinitigas na siya kaagad. Yun yung dahilan kung bakit mataas, high slope ang composite volcano. Kasi pababa pa lang yung magma, natutuyo na siya. Okay, so normally, ang risk sa shield volcano, pag nakatira ka dito, mabilis kang maabot. Or kapag malayo ka, kahit malayo ka sa shield volcano, pwede kang maabot ng magma dito. Okay, sa mga movie, di ba? Pero sa composite volcano, pag dito ka nakatira, mataas ang chance na hindi ka tamaan ng magma or konting-konti lang, sabihin natin medyo malayo, matatamaan pa yun eh. Okay? Pero, yung pagsabog niya ay napakalakas, malakas din ang impact. Okay? Ang tawag dito is the composite volcano. From the word composite, kasi mas halata yung kanyang compose. Or yung, from the word compose, compose siya ng iba't ibang layer. At halata yung composition. Ito, ano rin, pero hindi halata kasi halos parehas lang yung magma na lumalabas sa kanya. Dito kasi matagal siyang pumutok, okay, matagal mag-irap, kaya yung iba't ibang composition ng magma ay halata mo. Okay, compose siya ng maraming type ng magma na which is nag-iiba-iba dahil sa haba ng panahon. Okay, next one is yung katamtaman. Okay? So ngayon, yung katamtaman, syempre, hindi siya gentle, hindi siya violent, within range lang siya. Okay? So normally, pag pumutok siya, okay, tandaan nyo, gitna lang siya, hindi siya matarik. Okay? Parang ito yung sa ating Mount Mayon. Di ba? Cone. Kasi cone siya, cone shape, perfect shape. Okay? Okay? So yung shield ay mababa, yung composite ay mataas, or matarik, ito ay katamtaman. Perfect shape, ito ay cone. Okay? Para sa Mount Mayon natin. Ito sa pinatubo. Ito sa research show. Ano ko kung Taal. Kasi yung Taal underground underwater. Okay. So normally, ang mangyayari dito, pag pumutok siya, within range lang. Nasa volcano rin yung bagsak niya. So normally, yung mga cinders niya, okay, yung tawag dito ay mga cinders. Okay? Cinders siya ay bumabalik lang rin sa volcano at natatabunan ng panibagong magma. Kaya siya yung mga cinder na natabunan ng bagong magma ay part na siya ng vulkan. Okay? Nabaon na siya sa loob. Kaya siya tinawag na cinder cone volcano. Cone shape with cinder. Okay? So yun lang guys. And katamtaman lang ang magma niya. So yun yung iba't ibang klase ng magma which affects the type of volcano and affects its type of eruption. And these are the formation of volcano. So yun lang guys, maraming salamat. Yun yung coverage ng ating topic and I hope you've learned. Okay, thank you.